Hello, Team Authentic all over the world! Nandito pa rin po tayo sa Zamboanga City! And in this episode, i-explore na natin ang Pink Island ng Santa Cruz. Kaya kung hindi pa po kayo nakasubscribe, please do subscribe, like, at i-follow nyo na po kami sa aming mga social media accounts. At kung magbubuk naman po kayo Bayaklook, ito po yung ating promo code para magkaroon kayo ng up to 5% discount. Ano pang gagawin? Tara na, go with me, Mel! I just want us to go. Magandang umaga, Manila! Maayong buntag, Visayas, Mindanao! Yes, Buenos Dias here in Zamboanga City! Intro pa lang ang haba na. Nandito po tayo ngayon ulit sa may Paseo del Mar. Kasi dito yung sakayan papunta sa island na pupuntahan natin. And it's very famous din. Alam nyo naman kapag ka-island, nabubuhayan talaga kami dyan. Yan talaga yung gustong-gusto naming vibe. Pupunta tayo ng Pink Beach. Yes, doon yung sa may Santa Cruz Island. And based sa aming research talaga, dito daw yung bilihan ng ticket. So tingnan natin kung paano ba yung pagbili ng ticket, kung on the spot ba siya, or kailangan nating magpa-reserve muna, mag-book ahead. Tingnan natin kasi talagang konti-konti talaga ng research na napapanood natin. So lahat talaga nangangapa pa lang kami. So let's see, nakahanap na tayo ng information. So ito yung pinaka Department of Tourism. Nandito lang yan sa pinaka entrance bago pumasok ng Paseo del Mar. So ang ibig palang sabihin ganito, kapag ka magbubook kayo ahead, dito kayo magbubook sa may pinaka office. Pero, hello po, magandang umaga. Pero, kapag ka mag-walk-in kayo, yung ngayon na mismo yung alis ninyo, ituturo kayo dito na sa may loob, sa may mismong jump-off point. Tara na jump-off point! Doon na mismo sa may sakaya ng ferry. Hanapin lang daw natin yung kiosk. And then, ayun na nga, walk-in na siya. So, pwede siya today mismo. So, ganun siya. So, mas maganda na rin siguro, no? Mag-book ahead talaga. Para sure. Nandito na kami kahapon, hindi namin alam. Sayang. Sana kapag-book na tayo. Pero hindi rin. Kasi alas 5 na pala tayo dumating dito kahapon. O, nangyari na yung mga nangyari. So, basta ganun. Kung 3 days naman kayo dito or 2 days, pagdating nyo pala mag-book ahead na kaagad kayo. Kasi ngayon, ito titignan pa namin kung meron pang masasakyan, pasok tayo, pero paano kung maraming tao halimbawa. Pero ngayon naman siguro positive kami na makakasakit tayo kasi wala masyadong tao. And today is, nakalimutan ko na yung araw. Today is Thursday. So, hindi siya masyadong puno ng turista. Actually, wala nga masyado. Pero kapag ka-weekends or holidays, make sure na magpa-reserve muna kayo ng seat ninyo para sure kayo. It's 8 a.m. And super araw, guys. Grabe yung panahon dito. Parang hindi yata uso ang kulimlim. Oo, sunscreen is life dito. Ganda, no? Yung mga ganitong lugar, maganda siya actually. Kapag ka talaga palubog na yung araw. Kapag ka ganitong mga oras or tanghali. As in, ano talaga siya? Sobrang init. Ayan, oh. Kaya empty talaga siya. Wala nga man lang nag-exercise, oh. May event. Diba? Oh, pero ito yung stage kahapon. Na sinasabi ko sa inyo, ayan, parang may event-event sila ngayon. Nakikita nyo ba? Ayan. Ayan yung stage. May event siya. Diba? So, wala masyadong tao kasi sobrang init talaga. Pero, pagdating ng hapon, makikita nyo talaga. Ang dami na talagang tao. So, this is it, guys. Nandito na tayo. So, hanapin lang itong, ano daw tawag dito? Briefing area. Kasi bago tayo dun makapunta, may mga briefing munang gagawin. Kasi yung lugar talagang yun, super protected siya. So hindi basta-basta tayo dun makakapunta. Tignan natin kung ano yung mga rules na sasabihin nila sa atin. So mukha namang pasok tayo. Kasi pinagre-register na sa ENSA. Pero ang hindi namin alam kung magiging private yung bangka namin or meron kaming makakasabay. Kasi meron na ditong binibrief. Ayan. So, hindi natin alam kung makakasabay natin sila or kailangan talaga nating mag-private na bangka. So, kapag ka-private kayo, ayan, kalimbawa sila, ilan yung pwede? Maximum? 15. O 15. Super mura na yun, ha? Kasi yung isang bangka ay 1,000 pesos. So, ibig sabihin, kami dalawa ni Enzo, isa-shoulder namin yung buong bangka. Pero okay na din yun. Kasi
ayaw nga namin nung may cashier. Dahil paano kung iba-iba naman kami ng oras na gustong umuwi, exactly. Diba? Kasi ito, yung bangka namin, solo namin, kapag gusto na namin bumalik, pwede na. Pagka ayaw pa namin, pwede na. Pero tatanungin nila kayo kung ano yung maximum time na hanggang anong pwedeng oras kayo doon. So sinabi namin 1 p.m. Hanggang 2 p.m. lang kasi. So nag-start nga pala to ng 8 a.m. to 2 p.m. And then, ito yung mga binayaran natin. Okay guys, per head tayo ha. Ang entrance fee, 20 pesos. Environmental fee, 5 pesos. Terminal fee, 5 pesos. Tapos yung cottage natin, since kami naman ni Mel, 100 pesos yung cottage. Yes, small siya. Lang. So, ayan. Ang ating mga binayaran. So, all in all, ang binayaran namin dalawa na Enzo ay 1,160 pesos. Anyway, my name is John. Capital GAN from CMO. City Mills Office under City Tourism. Okay, now gentlemen, ladies, good morning. Mabuhay po kayo, buenas dias. Buenas okay. Dias. Now, Santa Cruz Island, Nora's Big Island is under protected area landscape and seascape. So, pag mo ba under protected area yung island, under monitoring ng DNR. So, pa sa mga city, dalawa lang. Pasonanca Natural Park and this island. Now, pag Luz Piminda, Luzon, Visayas, Mindanao, more than 200 protected areas tayo meron. Okay? Now, since protected area yung island, hindi nila inaalaw doon ang single-use plastic. Okay. Kasamang plastic galaw. Okay, nasa reusable. Reusable plastic galaw yan. Okay, anything that is paper, allow rin. Okay. When you were in the island, we don't allow bringing back of coras to mainland, buhangin. Ayun, dadalhin dito. Maliban lang, pag dumikit na yung buhangin sa katawan ninyo, ayaw na bumitaw, then go for it. Pwede nyo nang iuwi. Alright? Ayun yun. So, take nothing but pictures. Ayan, malinaw naman. Ang ating nakuha ay leave nothing but footprints. Yes, yun na yun. Yun naman talaga dapat, diba? So tara, ngayon naman, waiting na lang tayo ng boat. Patawid na sa Santa Cruz Island. Guys, dumating na yung bangka natin. Ano nga to, bes? Long-tail boat. Diba? Parang sa Thailand, oh. Ang laki ng bangka niya. Kaya pwede talaga mag-accommodate dito ng 15 katao. So kung marami kayo, mas tipid. So tayo, wale. Ay! Ang ganda ng tubig. Oh, dito pa lang. Oh. Ayan oh. Tignan yung tubig, guys. Ang linaw. Oh. Ang linaw ng tubig. So tara na. We are so excited. Siguro mga 10 minutes lang to na boat ride. So, tara na. Okay na ba? Okay, tara na. Let's go. Naku. Guys, this is it! Ayan na. Nakasakay na tayo. Sobrang bilis. So, this is it. Ganda, oh. Diba? So, ito, sabi, ito daw yung nagpipink na buhangin. Pero dito, hindi pa masyado. Pero in person, medyo pink-pink naman siya. Ang linaw ng tubig, guys. Oh, grabe. Sobrang linaw. Diba? Nag-swimming na, oh. Ganda. And konti lang talaga yung turista pa. Tara, baba na tayo. Let's go! Papunta na tayo sa cottage natin. Umamin kayo. Ganda, no? Ganda niya. Wala kaming baon kasi nakalagay, bawal magdala ng food at saka ng plastic. Ganda, oh. Oh, ganda. Ito yung magiging tambayan natin for the next, meron pa tayong 4 hours. Ayan. So, noon na tinanong kami, sabi namin hanggang ano lang kami, 11. Kasi, inisip namin na paano kung magutom kami o mauhaw kami. Tapos sabi, sayang naman, ganyan-ganyan. Tapos, nilakasan ko na yung loob ko magtanong. Sabi ko, may bilang po ba doon ng pagkain? And then, meron naman pala. Kaya ano sinabing meron? Ay, sige po, hanggang 1 na po kami. Ganyan. So, sabihan nyo lang yung boat nyo kasi hintayin talaga kayo. Pwede kayong umuwi ng mas maaga, depende sa gusto ninyo. Pero hindi kayo pwede magpalit. Kapag sabi yung 1 o'clock, dapat 1 o'clock, nakaalis na kayo. So in fairness, ang ganda niya. Siyempre, ang una nating i-check kung pink ba talaga yung buhangin niya. Kasi diba, kilala to bilang pink beach. So let's see. Ganda! Ano? Gusto niyo na magbilang?
Gusto niyo, eto, oh, yung palabas dito, bibilang na tayo habang naglalakad kami, ha? Kasi ito ang ganda talaga, oh, para tayong lalabas ng paradise. Are you ready? Ready na ba kayo? Tara na, in 1, 2, 3. Ang ganda! Grabe, oh, di ba? Paradise! Oh, ganda eh! Ganda, in all fairness. And, kulang-kulang 10 minutes away lang siya sa Zamboanga City. Nandito na kaagad tayo, di ba? Zoom in natin para makita nyo kung gaano lang siyang kalapit sa Zamboanga City. Natanaw natin yung Zamboanga City. Ayan lang yung Zamboanga City, guys. Oh, diyan tayo galing. Diba? Tanaw na tanaw lang siya. So let's go. Tignan na natin kung Pink Beach ba siya. So nakikita nyo ba? So nakikita nyo parang hindi, diba? Pero kapag malapitan siya, actually pagbaba pa lang namin, lalo na kapag basa na siya. Ayan. Ayan oh. Nagpipink na ba sa inyo? Ayan oh. Kapag basa na siya. Ayan. Oh. Diba? Mapink-pink siya. Ayan. Hindi siya puti. As in, mapink-pink. And then, kapag nilapitan pa natin, lapit natin ng kaunti. Ayan. Makikita nyo kasi, meron siyang mga red or pink corals na nadudurog. Ayan o. Kaya, yung buhangin niya, nagiging pink din. May mga sparkles. Sparkle! Ayan o. O. Diba? Meron siyang mga pink-pink. O. Diba? Pink naman siya. So, wag kayong mag-expect, guys. Akala nyo siguro pagpunta nyo dito, makikita nyo, as in, pink na pink yung buhangin. Hindi, ah. Hindi siya ganun. Lalo na kapag nasisinagan siya ng araw, pakiramdam ko, mas nagiging puti siya. Ito, oh. Kasi maaraw, eh. Ito, may mga pink-pink naman siya. Ay! Ang pino, no? Ang ganda. So, may pink-pink siya. Pero mas kita siya kapag ka, ano, kapag kabasa. Kasi kapag kabasa siya, kumbaga parang nagiging ano yung kumpulan. Ano ba tawag doon? Kumpulan talaga yun, no? So, ganun, kasi ganun naman, di ba, kasi tagang buhang, di ba, pag nabasa? Parang nagiging yung ano siya. Oo, ganun. Basta ganun na yun. Basta hindi siya pink na makikita nyo. Hindi siya ganun ka-visible. Kaya, wag tayo mag-expect. Pero grabe, super pino nung buhangin. Maganda siya. Punta tayo dun sa may I Love Zamboanga na sign. Parang ito yung first time na makakapagpa-picture kami dyan. Oo, so tara na. Ang ganda talaga nyo, oh. Ang lawak pa. Naglagay din sila rito ng mga pang volleyball. Beach volleyball. Lakad pa tayo. Ayan na. Natatanaw nyo na ba siya? Ayan, oh. I Love Zamboanga. Picture tayo dyan, of course. Ano ka vibe niya? Kalanggaman Island. Yes. Actually, parang nga siyang Kalanggaman Island. In all fairness, na hindi nga lang mas matao. Kasi sa Kalanggaman, marami na rin halos pumupunta. So, ayan. So, dito may pagka-forest. And then, ito, oh. Oh, di ba? Forest na forest yan. Ito, meron ditong toilet. And then, meron naman din mga ihawan. Ayan. Pero dito kaya yata bibili kasi kanina may nag-offer sa amin ng mga ano yung alimango? Alimasa. Alimango, alimasag, isda. So yan, dito ka dapat bibili. Hindi yata pwede yung meron kang baon kasi chine-check doon eh. Lakad pa tayo para mapakita namin sa inyo. Tingnan natin kung ano makakain natin dito pagka na Tom Jones tayo. Kung wala kayong dalang bola ng volleyball, ayun ang meron dito. Diba? And then ayan, ito nga. Mga souvenir items nga siya. Hello po, magandang umaga po. Ayan, di ba? Mga souvenir items siya. May magnet po kami. May magnets din. Thank you po. Ito pa, oh. Ayan. Puro dito mga souvenir items. Dito sa area na to, souvenir items siya. Ayan. So tara, lahat pa tayo. And sila mismo gumagawa, guys, ha. Sila mismo, hello po, good morning po. Good morning po. Sila mismo gumagawa ng mga bracelet, ganyan. Tapos ito naman, tindahan naman to. Ito, may mga pagkain yata dito. Meron dito yung bilihan ng kape. Tapos ito mga kakanin. May biko. Lukot-lukot. Ayan, lukot-lukot. Tapos biko. And then, dito naman may kantin. Ayan, may bilihan din daw dito ng mga soft drinks. Ayaw nga, meron nga. And then,
Ano yung mga tinda nila dyan? Tignan natin kung ano yung mga tinda nila, ha? Ah, soft drinks lang daw meron dito. Ah, okay po. Thank you po. Ayan. Ano yung mga tinda nila? Tsaka mga chicho yun, meron dyan ng piyato. Sa yun, may mga mani, happy. Dahil bawal ang mga pet bottles, nag-igib na sa Enzo ng tubig. Diba? Ayan, pwede kayong bumili ng ganyan. Distilled water naman yan, 60. Yung isang ganyan, and then, yung baso, 5 pesos. Isa na lang, hati na lang kami. Bili rin tayo ng biko mamaya. Sige, tara, dali muna natin sa cottage natin. Diba nag-igib kami? Province life. Ang saya kaya. Guys, ayun, nakabili na tayo. Itong puti, ang pangalan niya pala ay Daral. Kasi itong biko, ang tawag nila dito ay Wajit. Yung biko, guys, o Wajit ay 15 pesos. Tapos yung Daral, 15 pesos din. Yan, di ba? Tigman na natin ang biko. Wajit. Wajit. Ang ano niya, ano tawag doon? Oil. Ma-oil siya. Yan. So, tigman natin kung ano yung lasa niya. Masarap. Okay naman. Okay, usual biko. Okay naman. Pero ano siya? Basta hindi siya matamis. Parang plain na kakanin. Ganun siya. Paano? Para sa ano? Suman siya. Para siyang suman. Suman din. Okay. Para siyang plain. Tapos ang malalasahan mo, actually, ano eh, yung dahon. So, 4.15, mabubusog ka na nito. Tapos meron daw dito mga nagtitinda pala. Mm-mm. Meron kasi doon mga seafood. Hindi nga ako ma-seafood, Diyos ko naman. And then, meron naman daw chicken, pero every... Weekends. Weekends lang. Kasi pagka weekends daw, marami daw dito ang tao. Kaya marami nagtitinda. Pagka ganito daw na weekdays, wala masyado. Kaya walang chicken. Walang chicken. Ganap na ako ng noodles. Oh. Ay, actually, merong may goreng doon, tas ubus na. Oo. Tagtanong ako, magluluto po ba kayo ulit? Hindi na. Kasi daw, nagluluto sila doon, nasa bahay silang luluto. Dinadala nila dito yung mga pagkain, luto na. Ay, sayang. Mm-hmm. Akala ko naman yung may goreng lang sana na ano, na instant noodles. Ay, bawang ka plastic. Okay, guys, Daral, sa Daral na tayo. Ay, ganda niya tingnan, no? Tingnan niyo, pakita ko sa inyo, guys, ha? Ayan, ha? Diba? Para siyang ano, yung appearance niya sa ano, lumpiang sariwa. Sa Enzo na yan. Ano yung nasa loob niya? Nagugulat ako sa iyo eh. Ano, ah, bukayo. Ano, ito pala yung matamis. Nagugulat ako sa iyo. Baka, Ano, bukayo guys. Ang sarap niya. Sobrang tamis. Tapos yung ano, yung pinakaputi, yung wrapper niya, matabang naman siya. Kaya pa nagsama sila, nagtatama lang. Ano lang, nagiging ano, tama lang yung lasa. Matamis at matabang. Panalo. Ito pa. 1, 2, 3. Food blogger. Tignan mo lang. Basta matamis, mabibetang ko yan. Gusto mo yan. Mm-hmm. Actually, yung appearance niya para siyang asado. Siopaw asado. Diba? Diba? Tamis niya. Masabi, alam ko na, i-ano na lang natin sa biko. I-toppings? Toppings na sa biko. Kasi yung biko, majubang. Yeah. 45 pesos. And then yung tubig natin ay 60. Yung 60 pesos to lahat. Kasi 60 apat, pesos pala apat. Tapos yung tubig natin 60. So nakaka-120 pa lang tayo. Tapos 5 pesos na, no? 5 pesos na. Ano yan? Paper cup. Paper cup. 125. Pero yung tubig medyo ano, parang na-stuck yata. Na-stuck yung tubig sa ano container, parang naging lasang plastic. So ayaw nga sana namin mag-soft drinks. May soft drinks doon, pero sabi ko nga kay Enzo, baka magtatagal kami rito, bili na nga lang ng ganito. So baka kasi na-stuck din naman, so dead man na tayo. Okay, yun yung naisip namin. Ano na lang tayo, bili na lang tayo ng soft drinks na lang para, di ba, ma-sure. So, grabe guys, so ang habang stretch niya pa ng beach. Oh, sa Enzo, oh. Medyo pink naman siya, di ba? Tayo din na-justify talaga namin yung pagka-pink. Ang lumayo siya nagiging pink. Ayan siya, oh, di ba? Pink naman siya. Grabe, ang ganda niya. So, dito talagang pang relax-relax lang. Oh, guys. Oh, di ba? Another ang ganda moment. Di ba? Ayan, lagi namin sa inyong sinasabi. Kapag dating sa mga beaches, talagang lagi namin pinagmamalaki kung gaano kaganda ang Pilipinas. Yes. Ganda. Ganda ng Pinas. Pakita namin sa inyo kung gaano kalinaw yung tubig.
Ayan. Lusong tayo ng very light. Oh, ang linaw niya, no? Ang linaw niyan, guys. Diba? And then, mababaw siya. Kaya perfect siya for swimming. Ayan. Ganda. Oh, ganda niya. Siyempre, ano pa nga ba? Lubusin na natin. Nandito na rin lang tayo. So, mag-activity na tayo. May mga activities kasi na pwedeng gawin dito. Una, pwede kayong pumunta sa may sandbar. Hindi nga lang kasi masyadong tanaw pa dito kasi high tide siya. 400 pesos. So, pakiramdam namin, hindi siya masyadong worth it kasi hindi mo nga siya makikita. Tapos sobrang init. Pangalawa, pwede tayong sumakay doon sa mga Vinta-Vinta kung saan sila famous, which is 200. Dalawa na kami doon ni Enzo. Ang napili na lang namin, maglalagon tayo. So, parang meron tayo pupunta. Anong English yung kayaka? Mangrove. Mangrove. Pakawan pala yun. Ano ba yun? Bakawan. Oo. So, ang babayaran natin, magbabayad tayo ng 300 pesos. Yung bangka natin yung gagamitin natin, papunta dun sa may docking area. And then, another 300 pesos para sa bangkang sasakyan natin papasok ng lagoon. And another 300 pesos sa aming dalawa ni Mel yun. Para yun sa, ano, sa guide. Yan. So, babayaran natin lahat, 900. So, kaya namin yung napili. Una, 25 minutes yun, at least may activities tayo na parang engage tayo kasi parang may tour guide tayong magtuturo sa atin. So, yun yung 300. Yung 150 naman yung dun sa may boat. And then, kasi sinabi nila, yung palang boat kasi, yung doon, yellow boat tawag doon, yung 300 na ibabayad namin ni Enzo, mapupunta pala yung dun sa may dalawang pamilya. So, syempre, diba, support natin yung ganun kasi yun yung pinagkukunan talaga nila ng pampaaral doon sa mga anak, pambaon, ganyan. So, yun, support natin yun. Support locals nga, ika nga. So, tara, let's! Guys, sakay na ulit tayo. So actually, mga 1 kilometer away lang naman daw dito yung pupuntahan natin. Guys, magpaalam na tayo sa Pink Beach. In 1, 2, 3, bye Pink Beach! Ayan, ang ganda niya, oh. Oh, diba? Ganda. Tara na. Let's go! Punta na tayo sa lagoon. Tayo. Ito yung pinaka-mangrove, guys. Pero hindi pwede yung mga malalaking bangka. Kaya kailangan natin mag-transfer doon sa mga yellow boat. Ayan. Andito pa lang, guys. So, pakita ko sa inyo yung tubig, ha? Oh, ang linaw ng tubig, no? So, ayan. Ngayon, kapag naka-small boat tayo, mas mapapalapit tayo sa tubig. Mas ma-feel natin siya. Tara! We're so excited! Ang konti lang ng turista, guys. Kaya, ayun. Mas maganda rin na rin talagang supportahan natin sila. Lalo na nga, yung kikitain pala nila dito. Yung pala yung ginagamit talaga nila pang hanap buhay talaga. Guys, andito na tayo. Ito yung pinaka-docking area ng mga big boats. And then, lilipat nga tayo dito sa small boat. Ayan. Ito, yung yellow boat. Grabe yung current. Lakas ng current. Ang hirap nitong magsagwan kapag papunta tayo dun, for sure. And then may nakita na kaming isang Vinta. So, tara na. Let's go. Ah, sige po. Ayan, dito tayo. Yay! May papayong naman pala. Kanina yun yung worry namin. Sabi namin, oh, mabibilan tayo masyado sa araw. Ang nangyari talaga yun, nagsaskin tayo kagod. Oh, so meron naman pala. Maraming salamat po. Grabe. Mas ideal kasi pag early in the morning, Oo, mainit. Ang ganda ng mangrove, guys. Dito pa lang. Para tayong papasok sa avatar. Guys, papasok na tayo. Ang ganda. Grabe yung current ng tubig. Ang lakas. Tapos paano kami? Pasaliwa? Ano tawag doon? Pataliwas. Pataliwas. Ang galing nung nag-ano sa amin. Nagsasagwan. Good morning, sir. Good morning po. Welcome po pala to the Great Santa Cruz Island Lagoon. And by the way, I'm Mr. Sajen Unla. Hello po, DOT Kuya. DOT accredited freelancer tour guide. Or you guys can call me Kuya Ads na lang. Yeah. Kuya Ads, yes. Yes, madali. So that it might be easy for you guys to recognize my name. Yes. So as we get into the lagoon kanina, napapansin natin that we are surrounded by the trees. Yes po. At ang mga puno na yan ay tinatawag namin bakawan. Bakawan. Oh? At hindi baka 2. Or bakawan. One and two. Bakawan lang po tayo. Uh-oh. Sir. No, para well, okay, it is also known as the mangroves. Now, the total area of our lagoon is more than 280 hectares.
but just 1/4 of its size lang po yung pwede natin puntahan, it's because may na-identify po tayo na tinatawag nila na migratory birds. That those birds are actually came from Australia, Canada, and some other places. Okay po. Like Indonesia and Africa. So, and exactly as why we have to transfer from a beagle boat into a small yellow boat na sinasakyan natin ngayon, which is the flat bottom na bangka, it's because, as you could notice, below you, yung mga seagrasses natin kasi, sila po yung may pinaka-importanteng role within the lagoon area. At sila din po yung sinasabi natin, the lungs of the sea. Kaya ganyan kalinaw ng dagat, and at the same time, ganyan din po karumi ng seagrasses natin. We have actually two different type of seagrasses. The longer one goes to eel seagrasses, and the shortest one goes to turtle seagrasses. Okay. And the seagrasses are directly grazed by a variety of vertebrates, and invertebrates herbivorous such as the sea urchin, certain species of fish, turtles, and sea cow. Pero wala pong tayo siko dito, wala sir. Wala po siya. Hinahanap ko na ko. Yes, nakatingin agad sa akin si sir. How about crocodiles po? Wala yes, naman po. Wala po, wala naman sir. So, ito kasi yung seedlings ng mga mangroves natin. Okay po. So andirito po sa propagule yung mga vital information patungkol sa mga mangroves natin. Okay. Pipitas po tayo? Yes. Okay po. So pipitas daw tayo ng dahon, guys. Dahon po ba yan? Yung seedlings ng mga mangroves. Seedlings. Okay po. Ang dami nating natututunan, di ba? Gandang-ganda kami sa mangroves, pero wala kaming alam kahit ano. So ngayon, di ba, natututo tayo. Ayan, pipitas sa atin si Kuya Adi. Kuya Ads. Kuya Ads. Ganda just namin. Ayan. Ay, ayun. So, ayan, may naririnig kayo, sir? Opo. Kulig yung sounds nang galing mismo sa mga bakawan natin. Okay. So, ano po ang tawag niya, sir, doon? Kuliglig. Kuliglig. Okay. Ibang term, pero in English, cricket. Cricket. Either way, may mga Australian tourists din kami pumapasok dito. So, ang tawag din sa kanila dyan, which is the oldest sounds of nature. Kasi at any given time, ganyan at ganyan pa rin daw yung tono nila. So, hindi na yan mabubura. So, going back to seagrasses, in every square meter of seagrasses can generate up to 10 liters of oxygen. Okay po. And the natural antibiotic na tinatawag dyan. Kaya kahit gaano karumi ng dagat na dumidikit sa katawan nila, but if we are going to touch the water, definitely hindi siya makate. Okay. And it's actually because of that, nang tinatawag nila natural antibiotic na galing mismo sa mga seagrasses. Kumbaga po na-absorb po nila. Yes, na-absorb kaya nila yung dumi na galing mismo sa mga seagrasses. Parang filter na. Kaya para ang dumi na nung ano niya po, no? Yes. Ibig sabihin. Kumbaga, yan po ang isa sa mga janitor natin. Yes, opo. Siya yung naglilinis pala ng mga dumi ng dagat. Dito kasi sa lagoon, matatagpuan natin yung mga iba't ibang species. So kasama na po dyan yung bakawan natin, jellyfish, and many more. So right here in Santa Cruz Island, we have actually two dominant species of mangroves. And we call it bakawan lalaki at bakawan babae. And so far, we don't have yet discovered any other gender aside from male and female mangroves. So, malapit na. But still, malapit-lapit na po tayo yes. Makadiscover. But still, we are looking forward. It's possible because the generation are all open in the LGBTQA+ society. Wow! And so we respect and open for that because we believe in God creation and we embrace respect and equality. We love you, Kuya Adi. Okay. Kuya Ads. So, and now we have two staff within the area in order for us to differentiate or to identify of which is what we call bakawan lalaki at bakawan babae. Oh, yeah. Oh guys, i-identify na nila kung ano yung babae at lalaki. So normally, bakawan po yung tawag natin sa kanila. But in as much as ang tawag sa kanila is mangli, but it's a group of trees naman kaya tinatawag sila na mangrove. So, for the female mangroves, we can easily identify through their leaves. Malapad po sa sir, yung sa babae, no? And then broad. And then we get to look with its flower distribution. A female mangrove has a multiple flowers. Uh-huh. Eh kumbaga mabulaklakin lang po yung babae kaysa sa mga lalaki, no? So dito naman tayo sa bakawan lalaki, their leaves looks very pointed. Mahaba sir, yung sa lalaki at matulis. Patulis, yes. Ayun.
Alam talaga yung sir yan. No? And then when it's come to flowerless division, Amel Mangroves has only two flowers living in these branches. Opo. So universal speaking, pag lalaki, dalawa lang po talaga. Mm-hmm. Yung dalawang bilog-bilog na yan, sir. No? Opo. And then for the flowers, once it's matured, it will become into a propagule. So yan na po ang tinatawag nila na propagule, no? Ayan that is also known as the seedlings ng mga mangroves natin. And then yung propagule po ng mga bakawan natin, once nagmamature na siya, nagiging marupok din po yan, sir. Mm-hmm. At madaling ma-form. Ayan po na ganda ng manager natin dito, no? And then pagkahulog ng propagule ng mga bakawan natin, mapapansin natin yung very pointy peep of the propagule, which is the single leaf of bakawan. So very important din po yung bakawan sa isang lugar, especially sa mga island, dahil bawat isang hektarya ng bakawan, nakaka-produce po yan ng isang tonelada ng pagkain. Wow. That's 1,000 kilogram of fishery product po, sir. Now, nakikita nyo ba, sir, yung mga ugat ng bakawan natin? Opo. So sila po yung tinatawag nila na prop root system. And actually, kahit ganyan po sila na parang walang direction sa buhay, yan din po ang nagsisilbing protection sa mga baby ng fishery product natin. Eh kumbaga dyan po yung nursery ng mga isda, crabs, and shrimp. Saan dito na tayo sa area na kung saan nandirito din po yung tinatawag nila na very friendly jellyfish. Ay, which is also known as the upside down stingless jellyfish. Okay po. So when we say about stingless jellyfish, so definitely pwede po natin yan hawakan, sir. No? Uh-huh. Yung mga ganitong klaseng jellyfish. So, ayan po sila? Yes, ayan po yung may pagkakulay brownie dyan sa baba. So ituturo ko lang po sa inyo na kung paano yung tamang proseso sa paghawak ng jellyfish. No? Guys, first time natin hawak ng jellyfish. I mean, ni Enzo pala ng jellyfish. So, ito po. Yung isa sa mga jellyfish natin. No? Kinukuha ni Kuya. Ay. So, pag may jellyfish na po tayo tulad nito, sir, i-adapt lang po natin yung three letters na tinatawag nila. Alay, ilang narapitan sila. No? Which is the tender loving care. Wow. So, ganyan lang po ang tamang pagkahawak, sir. So, bawal lang po natin iangat sila sa tubig and then mimicturan. Opo. May possibility po na mamamatay po yung jellyfish natin. Guys, okay, so, wag mo iaangat, bes. Inaangat. May hawak siyang jellyfish, so. Bawal kausapin, kinakausap ni En, so hindi nakikinig sa orientation. So, yan, pinagtagpo at pinagtana. Gabi. Bye-bye. So, yan. Si sir, pagkagusto niya. Ay, okay na po si Enzo na po. Oh, napaka-adventurous talaga ni Enzo. Kamusta? Ano yung texture yung jellyfish? Ang lumbot! O, oh, diba? At least na-experience na ni Enzo ang jellyfish. Pero, hugasan lang po yung kamay natin, sir. Hugasan pero mo. Ano, kinakaban pa rin ako. Hindi pa rin mawala yung iniisip ko. Ay, kasi syempre, pag inisip kasi natin jellyfish, meron kasi siyang poison. So, and don't worry if your Hollywood minds are running through sa ngayon, kasi kanina pa napansin ko si sir, parang may something hinahanap siya. No? So, wala tayong buhaya dito, sir. Wala. Yes. Ever since din po kami nakatira dito, since birth, andito na kami sa island, niminsan wala pong nangyari sa amin yung mga ganyan tragedy na tinatawag natin, no? Kasi yung mga buhaya natin po sa ngayon, which is nagkabarong na sila. Oh my gosh! No comment po yan. Yeah. So siguro hindi na sila nasanay sa mga ganitong maiinit at masisikip na lugar. Gusto na lang sa aircon na. Yung iba nga, andoon na sa mga basketball court. Ah, okay. So siguro okay. Nagulangan lang sila ng activity na meron tayo dito sa lagoon. So hayaan na lang natin. Correct. Hayaan na lang sila. Now, the local term for sea grapes, which is the lato. Lato, yeah, lato. So siguro pamilyar din kayo sa lato. Sir. Opo. Lato. And actually, hindi lang natin sila pwede ilato-lato lang, sir. Kasi yung lato natin dito is resin iodine. Uh-huh. Which is nakaka-prevent sa goiter. Uh-huh. No? And most especially, yung lato din natin dito is resin antioxidant. Hindi antioxidant, sir. Yes. No? Pag antioxidant kasi, iba po yung mangyayari. Uh-huh. So, antioxidant. That is the primary and best ingredients for Korean skincare product natin. For whitening and glowing skin. Okay po. Wow. Pero hindi ibig kong sabihin, itong lato na to is for whitening and glowing skin. Pag may lato na po, kukunin na natin. So may proseso din po yan. May proseso yan, kuya. Sa paggawa ng mga sunblocks natin and sa mga collagen natin, no? So pag may lato na po kayo, sir, mas maganda kainin na lang po. Pwede to, kuya, pwede to kainin.
Yes. Tingnan lang, sir. Minsan kasi may mga lumot din tulad nito. Ay, si Kuya papili mo. Baka naman lumot pa makain mo. Ah, ito yung mga lumot, no? Yes, ayan. Yeah. Oh, okay. Guys, so si Enzo kakain ng lato. Parang gusto ko maghanap ng suka. Hindi ba Kuya masarap sa suka idea, to? Yes, mas ideal kasi papay. Ang sarap ang alat! Kaya nga rich in iodine. Yes, yes. Oh, di ba? Masarap siya, masarap. This is Enzo's vlog. Go with Enzo. Kuya, may kanin ka ba dyan? Gugutom na pala kami. Aray ko. Guys, after 25 minutes, tara na. Akyat na po tayo. Ano, mainland na tayo, bes? O, sige. Tara na. So, balik na tayo. Thank you po, okay, Kuya Ads. Bye-bye. Meron kayong dalawang choices, ha. From here, pwede pa tayong bumalik ng Santa Cruz Island doon sa may Pink Beach. Pero kami, sabi namin, diretso uwi na tayo. Pwede din naman yun. So, basta hindi pa kayo lagpas doon sa oras na sinabi nyo. Sinabi kasi namin, 1 p.m. pa kami. So, kaya kayo, kung meron pa kayong time, pwede kayong bumalik o diretso uwi na. So, tayo, tara, uwi na tayo. Pero syempre, magsusot na uli tayo ng Life Vest. Back at the mainland, it's 12:30. So, ibig sabihin, nagtagal tayo doon ng mga 4 hours. So, okay na din yun. And then now, hanap tayo ng makakainan dito. Kasi, kapag kahapon, ito yung pinuntahan natin kahapon, na maraming kainan at maraming tao. Pero kapag ganitong oras pala, wala pa. So, ito yung I Love Paseo del Mar. And then, dyan yung Manu Manu, yung maraming nakatambay at kainan, wala pa. Sarado pa. Tignan natin dito. Ay, sarado pa din. Wala pa halos bukas kapag ka ganitong oras. Ibig sabihin, hapon lang talaga sila nagbubukas. Diba? Ang tahimik yun ng ganitong oras, oh. Oh, wala. Hindi tayo rito makakakain. So, labas na lang tayo. Ay, nakakita tayo ng kaisa-isang bukas. Oh, ito yung bukas dito. Ay, may hotdog. Ayan, mga fried chicken. Tignan natin mga menu nila. Ito, oh. Fried chicken, 75. And then ito, inasal, 125. Diba? Only rice. Ay, ito yung only rice. Ay, hindi din, oh. Only rice din, oh. Kahit yung fried chicken. Diba? Nakahanap na tayo ng spot natin. Dito tayo. Tapos, kagabi, dito tayo nakatambay. Yan, nakaupo tayo dyan kagabi. Dito tayo nag-sunset. Diba? Ang ganda ulit ng pwesto natin. Guys, naka-order na tayo. So, yun nga palang pinakadala namin sa inyo na 75 pesos na fried chicken. Medyo maliit pala siya. So, yun yung parang mga hati na leg at saka thigh. So, ang in-order ko yung C3 kasi yun, talagang whole quarter talaga siya na chicken, fried chicken, and then 120 pesos siya. Yung sa akin naman, guys, CM2, siya yung PM2 sa Mang Inasal. So, pecho siya. Pecho and 125 pesos. And pareho yun na only rice. So, only rice din na kahit yung 75 pesos. So, depende kung ano na yung orderin ninyo. Basta importante sa amin yung ganitong kapreskong hangin. Super lamig. Super fresh. Sarap. Guys, tara na. Kamaya na. So, magpo-provide naman sila ng guantes. Guantes! Uy, dalawin na kuha mo sa akin. Oo, hindi na yung pwedeng ibalik. So, kain lang tayo. And then after, syempre, tsaka tayo magre-recap. Diba? Lagi tayong may pa-recap. Lagi tayong may pa-review. Para alam namin kung sino yung umaabot hanggang dulo. Tara! Kasi mag-exam tayo. Kasi para sa susunod na mag-live tayo, tapos may exam. Diba? So, tara, kain na tayo. Ito yung sa akin, guys. Oh. Chicken! Laki. At tsaka, freshly cooked siya. Yan. Yung kay Enzo nga, ayun nga, para talaga siyang inasal. Ano parang inasal? Parang mang inasal. I mean, inasal na inasal tayo. Oo, oh, diba? So, this is it. Mag-recap na tayo sa mga naganap na naman sa atin ngayong araw. Ano yung pinaka-enjoy mo? Sa akin yung pumasok tayo sa Lagoon kasi, diba, in a way, na-experience natin yung different face of Zamboanga. Tapos, in a way, nakatulong din tayo sa mga Loano, sa mga community doon. Actually, yes, yun din naman yung na-enjoy ko. Kasi, yun nga, para kaming ano, parang first time na yung buong tour, ano lang kami, yung nakikinig lang kami, wala kaming ganap, wala kaming participation. Although, nakikipag-interact, pero yun yung parang, diba, yun talagang willing na willing ka
kaming makinig. Mm-hmm. Kasi isa rin naman to sa totoo lang na pinakamagaling na tour guide. Oo, kasi asin talagang ano, madadala ka talaga ni Kuya. And then yung information na binibigay niya sa atin, talaga namang super interesting, lalo na kung mahilig tayo sa nature. Maliba namin na meron palang lalaki o babaeng ano, mangrove. Siyam daw kaming bangka. Ang pumunta lang daw ata doon, tatlo or apat. Oo, parang ganun. So, yun lang. So, we're promoting this at pinakita namin sa inyo the whole journey namin. Baka kasi mainganyo kayo. Tulong na lang natin sa kanila kasi yun talaga yung pinagkakakitaan nila. Hindi daw lahat ng pumupunta ng Santa Cruz tumatawid. And medyo ha, ako ha, medyo understandable naman kasi ang additional kasi na binayad namin, 900. Oo. So ganito yan ha, yung binayaran namin na 1,000 doon sa may boat, same boat din na gagamitin natin, papunta doon sa may docking area na mga 1 minute or 2 minutes away lang, doon sa may Santa Cruz Beach. And then kailangan na naman natin magbayad doon sa same boat ng 300 pesos. So all in all, 1,300 pesos yung napunta doon sa may boat na yon. And then doon sa may community na pinuntahan natin, 600 pesos lang yung napunta sa kanila. So yun siya. And then yung food namin kaninang nagastos natin ay 225 guys, kasi nga bumili pa kami ng soft drinks kasi nga yung tubig talaga nga medyo na ano talaga. Oh, lasang plastic talaga siya. Baka nga kasi na-stock lang. And then ang mahal ng soft drinks, 120 yung 1 liter. So ayun lang siya. So lahat-lahat nagastos namin ay 2,285 pesos. Worth it ba siya? Yes naman, kami mas napamahal nga kasi kami. Dahil dalawa lang kami. Maganda naman doon. Parang private tour naman kami. So mura na yung for private tour ha. And then talaga, ang tumatak talaga sa isip namin yung nakatulong tayo doon sa mga locals. Kasi yun daw talaga yung ginagamit nila. Actually yung ginagamit kasi nilang term ano eh, pampaaral sa mga bata. So yun doon medyo, di ba? Yun yung at saka ano, bukod sa nakatulong tayo, nakahawa ko ng jellyfish. First time kumakawa ko ng jellyfish. So ano ba yun? Ba't ako gumaganon pa? Tawang-tawa kasi ako dun sa may jellyfish kasi gusto ko siya itry. So pasensya na kayo, talagang hindi talaga ako adventurous, no? Ang boring ko talaga. Ako inumakan ko, pero guys, yung kabakuan dun pa rin, promise. Kumain pa siya na. Ayun yung namang lato, hindi naman na yun, surprise, kasi kumakain talaga nun sa Enzo. Pero may suka nga lang. So ayan, maraming salamat po. Sana nadala namin kayo doon sa Santa Cruz and then experience nyo siya kahit isang beses lang yung pagpunta dun sa may bakawan. Ayun tuloy, puro bakawan ako sa mangrove. Nakatulong na tayo. And then, nag-enjoy pa tayo. Maraming salamat po ulit at magkita-kita pa uli tayo sa mga susunod pa nating travel vlogs. Bye everyone!